Pampanga kung saan bumisita po tayo sa isang AETA community para makisaya at mag-spark change tayo. Lika na po at mag-enjoy tayo. Yung unang activity namin ay mag-mural. Ayan po. Ayan, nakikita nyo na yung aming canvas. Nakakatawa kasi yung picture na gagawin namin is ito, oh. Ayan. May nakasulat na AETA IPAGMALAKI kasi gusto natin para ipagmalaki ng bawat AETA yung kanilang lahi. Tapos may nakalagay na spark change. Na-excite na ako. Tapos ito yung mga picture ng mga kids. And this is in partnership with the Teach Peace Build Peace. Hello po kayo! Ayan! Si Vadette, si Maika, and si Maika. Sila yun! Ayan! Yes! Let's go! Testimonial on the entire experience. Sobrang nakaka-humble siya kasi grabe lang yung experience, grabe lang karo yung mga tao na yung buong AETA community, pagpasok namin kanina, yung mga bata, nangingitian silang lahat. Tapos, parang ano, parang they have all the love to give to you. Not every day may opportunity ka makapunta sa isang buong community na wholeheartedly accept ka kahit sino ka pa. Don't be afraid to spark change and to encourage people. Don't be afraid to be there for one another. Dahil ikaw mismo yung magsisimula. Dahil kahit gaano ka man kabasag, kasawi, kawasak, kung anong term na yan, nagiging buo ka din. Dahil nagiging buo ka. Dahil pinili mo rin na bumuo ng pagmamahal para sa ibang tao. Hi guys, at nandito kami ngayon sa nadaanan. Naglalakad kami ngayon at nag-hike kami ngayong gabi kasi ngayon palang dumating si Apollo. Okay lang naman dahil na-realize namin na kailangan pala niya mag-overtime dahil kailangan niya magtrabaho para may, syempre, may karagdagang ano, pangtustos sa pamilya. Nandito kami para pag-usapan yung mga nangyayari na na-experience namin hate speech or minsan mga salita na nakakasakit pero hindi naman miniminom mga tao pero nasasaktan na pala nila yung mga kapwa nila. At nandito si Apollo para ikwento sa amin kung ano ba yung na-experience niya. Katulad ng na-experience ko din na na nasaktan din ako dahil sa bullying. Ikaw ba, Apollo? Kwento mo naman sa amin. Ano ba yung na-experience mo ng bullying? Okay, pupunta po kami ng bayan tapos isa po yung sinasabi niya sa amin na, ay, baluga. Parang, si Mini ng baluga parang hindi nag-aral, marumi. Yung para sa amin, parang masakit. Kaya minsan, parang ayaw namin pumunta sa bayan. Kasi parang, siyempre yung, parang naisip rin na, bakit kaya ganun? Parang, bakit hindi na kami minamaliit? Eh, kamukha lang namin sila na tao. Saka ako, pagdating ng araw, lahat ng tao ako ay magmahalan. Hindi lang sa ano ba, yung porket maputi ka, yun na. Hindi yung inihiwalay mga, ano yung mga
kagaya namin, dapat kumbaga pantay lang. O ano yung message mo na maibibigay sa mga kapwa mo AETA na nakaka-experience din ng ganyang bullying, na nasasaktan din sila sa ngayon? Mapapayo ko lang po yung parang hayaan na lang po yung wag na pong pansinin. Kasi pag pinapansin po, lalo ka pong parang lalo na pong lalaki yung gulo. Kaya wag na pong palaki yung gulo. Tapos yung parang isa Diyos na lang. Isa Diyos. Yeah! Ang ganda rin ang kwento ni Apollo, ano? Nakakatuwa kasi nasaktan siya at lahat-lahat, pero eventually na-overcome niya yun. Tapos, lumakas pa yung confidence niya. Opo. May tanong nga pala ako, Ate Dre. Bakit ba kasi kailangan ng mga tao mag-bully? Minsan kasi, lady, dun sila kumukuha ng satisfaction sa sakit ng ibang tao. Tapos, hindi na nalalaman, nakakasakit na sila ng todo-todo. Tama niya? Ate, may tanong po. Di ba nabully ka na po? Paano mo siya na-overcome? Sa pagmamahal ni Mama at Papa, katulad ng pagmamahal niya sa'yo, di ba? Lahat ng pagmamahal, binibigay niya sa akin. Tapos, eventually, hindi ko na sinintindi yung mga ganun, mga nambubuli. Ate Dre, may tanong ako sa'yo. Anong advice mo sa amin, tsaka sa mga makakapanood pa ng kwento ni Apollo? Kay Apollo, nasaktan ako sa kwento niya. Totoo. At yung sakit na yun, habang buhay mo nang daladala yun. Pero, nasa sa'yo din, ikaw din ang susi. Kung papanatilian mo yung sakit na yun sa puso mo, or matututo ka talaga ng lesson doon. Sa totoo lang, mas madaling maging mabait kaysa maging bully. It's a choice. Choose to do good. Choose to be good. Be with the people who will accept you, whoever you are. Even if you're an AETA, katulad ni Apollo, or Muslim, or any race or religion, doesn't matter. Kasi ang pagmamahal, walang pinipili yan, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. Kaya kami ni Lady, Heaven, at Kuya Caleb, we always try to do good. Because change starts now! Katutubong AETA, aming pakilala, wag sanang ito na kami sa niyo iba. Ang aming life, kung saan tayo nagmula, taas na uwang tingala. Sa ating bandila, halika't tanawin, tanawin ang alin, tanawin ang liwanag sa gitna ng dilim. Ang bukas namin, hindi kayang hamakin, ipagmalaki ang tanglahinan. Noong 1991, pumutok ang bulkan, ang aming landa ay nauwi sa kawalan. Ang kamalayan, naging abo ng kamatayan, walang hangganan, ang paghihirap at iyakan. Buong mundo nagdurusa, kami ay nagdurusa. Aming pag-aaral, binawi niya po na mayari. Pero kami babangon sa bagong panahon, bagong kabataan sa yapak ng panahon. Our community in the place to be. Represent Philippines from city to city. On a roll, rock and roll, do you want extra? Let the AETA guide you on the land of hope. Our community in the place to be. Represent Philippines from city to city. On a roll, rock and roll, have the iron and bone. Let the AETA in a jungle of boys.